parang nandun pa rin sa ano, sa same industry pa din. Oh, oh. Hindi nawawala. Totoo yan. Direct, sino na talaga yung pinaka mabibigat na na-direct mo at sino naman ang gusto mo pang i-direct kasi yung parang pinapangarap mo. Ayun? Baka nanonood ngayon. Nung dati, super idol ko si Martin Nivera. Kinakanta ko yung mga concert niya. Concerting, di ba? Tapos when I got to work with him in his 35th anniversary concert and yung mga iba-iba pa niyang shows, natawag ko na siyang Tito. Yun yung sobrang fulfilling for me. Natawag siya. So alam niyo ba na si Martin Nivera, siya ang unang-unang writer ko sa concert. Wow! Siya nagsusulat? Actually. So nagsusulat. Kahit hindi yung concert niya. Yes. Mag-consult ako sa kanya. Yes. Tapos gagawin niya. Ganyan yun. Yan. So that's one. Yan yung mga si Miss Regine Velasquez. Of course. Yung digital concert niya dito. So yes. This, during the pandemic. Yes. Yung Freedom. That was with Paolo Valenciano. So si Miss Reg kasi, ano siya very giving. Parang, kung anong gusto mo gagawin niya. Wow. Same din also with Miss Lani Misalucha. Wow. Oh, the Asia's Nightingale. Si Miss Lani Misalucha po, siya po yung unang major concert ko. Wow. Sa Araneta, direct? Hindi. Sa Newport. Wow. Yan ba yung umihiga siya dun sa... Opo, siya yung umihiga. Siya yung umihiga. Tapos siya may... Ano, may pawisel na inaabot yung pinakamataas na ano. Yung boses niya yung umaabot hanggang kisame, ganon. Mm-hmm. And direct, sino naman ang hindi pa na-direct na gusto mong ma-direct? Dream. Mm-hmm. Ang dream kong makatrabaho. Mm-hmm. Although nakatrabaho ko na siya ng konti, pero more, Sarah Geronimo. Ay, of course. Mm-hmm. So, nag-guess si Sarah G sa Diten, so yun yung konti nakatrabaho. Yes, yes. Pero ayun, isa na solo concert. Nasa talaga, no? Pero yun, working with Sarah sa Diten. Yes. Sobrang hanga-hanga talaga sa kanya. Sarah G, Mateo G, Totoo. G-ton G. Loka, di ba? At dahil dyan direct na ko, sa dami ng pinagdaanan mo at pagdadaanan pa, dadaan ka ngayon sa kakaibang challenge dito sa Showbiz Sidelines ang... Booking o Booking! Ay, pindutin dyan. Booking. Ganun, yun. Taga? I-rate natin si Idol. Inano ko na sa ito, in-explain ko na sa ito. Or booking! There you have it. We're back. Nako, ito na mga kaservisyo. Gawin na natin ang booking o booking. O, paano ba to? Hawak na natin ang mahiwagang fishbowl. Kung saan nandito. Hindi natin alam kung anong trabaho pwedeng sabakan ni Direct FLM. Pag ikaw ay pumasa sa job interview mo sa amin ni Mama Chai, ikaw ay certified booking. Pero, ang HR natin na nanonood ngayon, pag sinabing sablay ka ni Kapasado, ikaw ay booking. Direct, please choose one. Manunod po yung mga Tagumpay Angels ko. Maraming sa mga Tagumpay Angels. Isa lang po, Direct. Oo. Huwag mong kunin lahat. Kanina, yeah, direct, may mga nanonood sa atin. Sabi nila na nostalgia daw yung feeling nila nung nabanggit mo, it's a guy thing. Mga naabutan daw nila. Correct. Wow. Now, it's a direct thing. It's a direct thing. So, ano po yung napili mo, Direct? Anong trabaho? Teacher! Oh. Ano ba ko to? Ah, talaga? Oh, hanggang ngayon ba, direct, nagtuturo ka? Hindi na. Okay, ayan, okay. Dahil ngayon, magbabalik turo ka. Nandito harap ka po sa dean ng College of Mass Communication. Ganda nung dean na, naka-see-through. Yes. Pinaghandaan mo to, nag-usap kayo. Kasi dean ako Okay. So, dean Jai Ho. Papasukin mo na, Papa Awel, ang ating... aplikante para sa araw na ito. Okay, applicant number 8,132. Pinay Big Brother? BBB? Ang dami nag-audition. BBB talaga. Oo. Pasok po kayo. Hello po. Kakatok muna po kasi lagi ito. Yan, tama. Oo. Correct. Din. Okay, thank you, Papa Awel, ha. O, samahan mo kami dito kasi baka may mga tanong ka. Magandang araw sa'yo. Frank, no? Tama? Okay. May background ka na ba sa pagtuturo? Meron po. Meron po akong background sa pagtuturo. Nagturo po ako ng 5 years ng multimedia arts sa St. Vinil. Kamusta naman? Kasi syempre, di ba, dati wala namang ganyan sa curriculum natin, yung multimedia arts. Pag sinabi mong College of Arts and Sciences, it's either broadcasting, advertising, PR, mga ganyan.
paano mo sila mabibigyan ng learnings about multimedia arts? Naku, may background ka ba? Ang multimedia arts sa akin kasi, I mean, I started off kasi po bilang writer. So, as part of multimedia, also writing is part of it. Nag-i-edit din po ako. Nag-graphics design din po ako. Tapos, nag-vlog din ako. So, tapos nagra-radyo din po ako. So, marami po akong experience din outside. So, gusto ko sanang ibahagi yun sa mga estudyante ko. Ma-inspire kasi sila. Teacher Frank, I want to be frank. Yes po. Para lang diretsahan ito, tinanong ni Dean, Jai Ho, kung ano yung background mo. Tanungin ko lang po yung foreground. Yung aperture. Kasi syempre mag-introduce tayo ng bagong theories. Yung series ba, papawalin yung ginagawa kapag ka nangangating ulo, kailangan tanggalin at itiris? Hindi, pag nikulubo ka lang, ganun talaga ititiris yan. So, yun. So, anyway, Teacher Frank, ikaw kasi, syempre, yung mga teachers ngayon, kailangan natin burahin yung mga wrong impression na, sisigurado yung lang namin na hindi ka magtitinda ng longganisa. May mga ganyan kasi, at syempre, tinitingala natin ang mga teachers. Pangalawang magulang natin. At integrate natin dito ang values education sa bawat tinuturo natin kahit mass communication pa ito. Di ba? Yun lang, wala akong tanong. Sinabi niya lang. Sinabi ko lang. Hindi. Ikaw, paano mo pangangalagaan ang karangalan at katanyagan ng pagiging guro? Ay, ang ganda ng tanong naman. I'm sure maraming mga guro ang talagang magiging HR to na. Nako, ang pagiging guro kasi isang ano, isang profession at the same time isa siyang passion. Ang pagtuturo hindi tinitignan kung gaano kalaki ang sweldo, kung mataas ba ang mararating niya. Ang importante sa kanya ay natututunan ng mga estudyante niya ang lahat ng dapat nilang matutunan para sa kinabukasan nila at para sa buhay ng gusto nilang tao. Oh! Diba? Ang sarap marinig niyan kasi naman talagang yung goal and eye, yung authority ng isang pagiging teacher na sila yung lalapitan ng mga estudyante bilang mga pangalawang magulang at kasama sila sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay ng mga bata. Pero aminin natin, diba, Mama Jai, nakalimutan man natin na ang tinuro na theories, formula ng teacher natin, pero hindi natin makakalimutan yung mga paalala, payo nila, sa kanilang lang natin narinig. Totoo. Kaya nga meron tayong tatawag, my favorite teacher is ganon. FLM. Yun. Ito, huling tanong na lang para ma-decisionan na ng ating mga HR listeners. Ang tanong, syempre, ibang-iba na ngayon, Direk Frank. Ang panahon ngayon, parang hindi na kagaya dati. I'm sure nadaanan natin yung napagsasabihan tayo, napapagalitan tayo ng mga teacher natin. At hindi naman tayo ganun kasensitibo. Pero nowadays, nakikita natin sa social media na parang mas may entitlement ba yung tawag doon, yung mga kabataan na konting ganito nasusumbong sa magulang, na hindi sila pwedeng sitahin ng ganito, ng ganyan, kasi nasasaktan sila. Paano mo i-handle yung mga ganun? Ako siguro, bilang teacher, at saka sa mga ginagawa ko ngayon, hindi kasi ako mahilig magalit. Pag nagdidirect kasi ko, silent lang ako. Kung may nagawa kang mali or may hindi tamang ginagawa, pinapakita ko lang sa kanila na hindi ito tama, pero hindi ko sila pinapagalitan. Pinaparamdam ko lang sa kanila na ito, pag ginawa mo to, ito ang repercussions. Ito ang epekto nito pag ginawa mo to. Wow. Pero pag hindi mo naman ginawa ito, ito rin ang epekto nito. Yeah. May bago akong magagamit ng salita. Diba? Repercussions. Yeah. Yun ang epekto sa akin ng interview. Tanggap na po ba ako? Wow. Ako pala yung nag-apply. Oh, nako. Oh, sana matanggap niyo po ako. Nako, sa lahat ng mga HR na nanunood, nakikinig sa atin, hawakan ng mga cellphone at mag-type na sa inyong Viber. 0919-278-3000 ang ating application. Kante ba ngayong gabi sa booking o booking ay pasado para sa inyo, mag-text-text out na kayo. Ay, naku, HR po dito, hindi po lang human resources. Ha? Yung HR po dito ay mga home reactors natin. Totoo. Yes. HR po, kayo po nasa bahay, nanonood sa atin. Kaya, alam na natin, si Direk FLM ba ay pasado kaya siya ay may booking. O kaya naman, wale, mukhang sablay, kaya siya ay booking.
morning. Padala na po yan sa 0919-278-3000 at babasahin natin yan sa pagbalik natin pagkatapos ng ilang paalala. At mamaya, mapapanood, mapapakinggan na po natin ang aking exclusive interview kasama si Mamang Pokwang at doon maririnig ninyo ang lahat ng kasagutan sa mga gusto nyong itanong sa kanya. Walang bibitiyo, magbabalik ang Showbiz Sidelines! Sina Awabaz at Jaiho sa Showbiz Sidelines! Pwede. Wala. Ganun naman lagi kahit noon. Umaga ang umaga, kasama ang Dead Radio Servicio, ang Dead Radio sa Estrada. Talaga, Direk. Thank you, Direk. Sa balitaan at pwede naman, lahat tayo. Kasi masipag tayo, Direk. Saka ano, yung fairness naman dati, doon ang late nung Ideal Minds, pero grabe yung training. Yung paglabas mo, parang maroon. Di ba hindi pa uso ang digital world? Ginagawa na natin nila sa Ustream ba yun? Sa Flippers, oo. Si Direk Kring, oo, di ba? Hindi man niya na-achieve na maging artista talagang legit. Naging director pa rin talaga siya. Ang mga balitang magpapagana sa araw. Kasama sina Kabayan Noli de Castro at Joyce Palacio, alas 7. Yes, naka-commercial kami. Ang servisyong sasagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan sa Kabayan. Alas 8 ng umaga. Walang panama ang gabi sa init ng mga balitang tatapati ang mga isyu ng bayan sa Balita Patada. Alas 9 ng umaga kasama si Namuski at Rica Lazo. Lahat kaya ang kapagsama sa event nyo. Akasama kayo, magkasama kayo sa event. Yung sa ano, palarong pambansin. Kasama si Winnie Cordero. Tutukan din ang mga headline. Yes, meron. Visayas at Mindanao sa Headline. Ngayon, kasama si Jonathan Magistrado. Alas 11:30 ng umaga. Mas maliwanag ang umaga kapag kasama ang kaserbisyo mo. Ang Radyo 630 ay napakikigan sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood sa Teleradyo Servisyo. Radyo 630 Showbiz Sidelines. Promote muna si Direk. And we are back mga kaserbiso, 9:46 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Heto na, kapiling pa rin natin si Direk Frank Lloyd Mamaril. Direk, imbitahan mo naman sila sa mga upcoming events mo. Diba kasi meron ka rin mga live streaming ganap. Alam ko diba Direk, nagra-radyo-radyo ka din. Oo, nagra-radyo din ako. Okay lang naman dito? Okay lang naman Direk, lahat yan tayo magkakaibigan tayo dyan. So nagra-live po ako every Saturdays, 1 to 2 p.m. no, sa DZME. 15:30, ano po yun, it's called Usapang Tagumpay. So I interview successful people, tapos yun, I interview them. Tapos every Sundays naman on FYE, I do homeyoke sessions. Doon naman yung kanta. FYE ko. Channel? Yes. Di ba doon din yung sa'yo? Yung yes, star ka! Tapos yan, so ito, may upcoming concerts. Pagkabalik ko next week, I have 3 concerts in line and that same week, I have Aramina, All of Me. Nako, and then, si Aramina, yes. Inimbitahan namin, baka Monday siya nandito. Yun. After daw ng dance rehearsal niya, Direk, maaga mo naman siyang i-release. Tapos I also have Hit Society, that's with the Hitmakers and Apo Hiking Society. Wow! Congratulations, Direk. Thank you. Last na, Papa Awel, pag ba may mga nangarap maging director, kasi diba like yung nagkaroon ka ng mentor, yes. Bago yan yung talagang nasa gilid ka lang, tapos nag-observe ka lang. May tumatanggap ka rin ng mga ganon. Yung kunyari, ay gusto ko rin maging director, Direk Frank, baka pwede mo naman. Alam mo, may mga nabimessage akin sa Instagram o kaya sa Facebook na gusto na mag-interns. I usually entertain. Mm-hmm. At ano, tumigil ako lang nung pandemic. Pero ngayon, may tinanggap akong 4 na interns ko ngayon. Wow! So, yun. Kasi, katulad nga, perfect nga eh. Kasi parang, I'm really a teacher at heart. Totoo.
Totoo. Ayan. Sa susunod, diba? Yung mga intern niya daw, i-entertain niya. Oo. Sa mga concert. Pwede, di ba? Bongga kasi yun, Papa Awel, di ba? Kung naging intern ka, tapos si Direk, ang daming ginagawang trabaho. Correct. Kapag, dahil alam niya na siya mismo nagturo sa'yo, kapag kailangan kanya sa sa events, tawagan niyo nga si ganito, di ba? Pwede, Direk. Rocket agad yun. Saka iba talaga yung hands-on kaysa sa tinuturo mo sa'yo. Saka diba, parang experience is the best teacher sa atin. Correct. Oh, I miss Teacher XP. Oh, diba? Teacher XP. XP Jensen. Sorry lang. Maraming sa'yo. Ayan, Direk. Go. I'm also directing Philip's concert that's happening on July 27. Wow. International star to? Ay, si Philip. Akala ko Philips. Philip kasi yung name. Philip kasi. Oh, si Philip. Si Philip. Sasabi. Uy, naku, direct pingin akong ano niyan. Access. Nangingi. Nangingi. Direct kasi. Philip po, hindi po Philip. Hindi, Philip. Oh, kasi may friend ako. Sobrang bet na bet niya yan. As in. Sige. Thank you very much. Thank you, Direct. Thank you. Have a safe trip. Alam ko may flight ka pa going to Cebu. Safe flight, Direct. At dumaan muna siya talaga dito. Maraming salamat. Grabe mga dumadaan sa atin. Kanika gabi ang lumipad naman pa Jaipur. India. Si Lance. Si Direct naman ay papunta naman ng Cebu. Correct. Ito na, inaabangan nila, Jai. O kanina ka pa, Mama Jai, nagsasabi tungkol dito sa LOL. Totoo yan. Tungkol kay Mama Pokwa. Totoo yan. Nako, eto na nga po. Bumalik tayo sa ating showbiz chika, mainit na mainit. Marami pong nag-aabang at marami po talaga ang naghahanap sa kanya na bakit nga daw ba hindi siya kabilang sa bagong reality show na ito na hosted by Meme Vice Ganda. Ito po ang ating mamang ng bayan, Pokwa. Alamin din natin ang kanyang reaction. Ang reaction niya muna ang ating alamin at pakinggan at panoorin. Mamang Pokwang, what's your reaction bilang isa ka sa mga haligi ng komedya pagdating dito sa bagong reality show na LOL? Dati na itong mahuhusay, natural. And tawang-tawa ako pag tumatawa si Vice. Sobrang tawang-tawa ako pag tumatawa si Vice. Alam mo yung, ang hirap ang ginagawa nila ha, yung nakakatawa na pero bawal tumawa, di ba? Talagang nanginigis na yung mga paan nila, yung mga panga nila, di ba? Yung mga ginagawa nila yan. Sinabi yung mahulusay talaga. Mukha ka lang ng mga yun, wala kong sinasabi, matatawa ka na eh, di ba? At alamin din natin kay Mamang ang dahilan kung bakit nga ba wala siya sa line-up. Oh, pero gusto ko munang alamin, sino yung kasama ni Mama Pokwang doon? Ako yun. Ay, ka ba yun? Parang yun muna gusto kong alamin. Ako yun. Siyempre, papawin pag nasa bahay, hindi tayo ganito. Ah. Ibang, kumaga, yun si Self. Ah. Ito talaga, ito, Jaiho to. Tapos yun si Self yun. Ah, okay. Alter ego. Ah. Ano nga dahilan? Bakit wala siya sa line-up ng LOL? Mamang Pokwang, bakit? Yung LOL with Meme Vice. Yes. Hinahanap ka nga nila, ba't daw hindi ka ka-join? Hindi lang ako magkasundo sa schedule. Naga? Oo, nakikita ko yung tawang-tawa nga ako dun. Ang hirap itigil lang yung tawa. Si Jason na. Ito pa, ne, nag-in-offer din sa'yo yan. Schedule lang nga tayong ginagtagpo. Parang hindi kineri. Oo. Yun naman pala, hindi kineri ng schedule. Ang balita ko kasi, noong time na kinoconceptualize at ginagawa yon as per Mamang sa chikahan namin kanina, ginagawa nila ni Eugene Domingo yung Becky and Badette. And at the same time, ginagawa rin niya yung Slay Zone na action film niya with Liza De Castro. Mm-hmm. So talaga daw hindi nag-match ang kanilang mga schedule. Mm-hmm. O ito naman, syempre alam niyo naman, daming chismoso, yes. Diba? Parang may mga nagpatanong din sa akin, DJ Jai, tanong mo naman, may issue rin ba si Mamang at si Vice Ganda? Mm-hmm. Kasi di ba parang nagkaroon ng time na nagtapat do yung TikTok lock tapos yung Showtime yung mga ganyan tapos lumipat si Mamang. Ano pong sagot, Mamang Pokwang? Parang wala ito kapi-interaction ni Vice Ganda. Oh, yes, ma'am. Alam na alam niya yung mahal yun si Vice. Si Miss Catering yan. Sila ni Ayon, I'm so happy for both of them. And supportado ko ang kanilang pagmamahalan. Alam niya ni Vice. Putol na siya. At saka, kahit hindi na kami magkasama kasi sa network. Parang kanina yan, biglaan lang kami nagkausap. Umakalat. Diba? Jai, how I miss you. Sa live ko. Jai, how I miss you.
O, diba? Kita natin ang sagot ni Mama at ang chika niya. Mataas ang respeto niya kay Vice at kay Ayon at okay na okay sila. Ito naman. Maraming pangalan ang mga lumabas na, dahil nga may mga nagsabi na, alam mo, parang ang gandang i-remake ng pelikula Ang Tanging Ina ni Miss Ay de las Alas. Isa dyan si Melay Cantiveros Francisco. Eh, syempre, diba? Haligi na rin si Mamang pagdating sa komedya sa industriya. Tinanong din, what if i-offer sa'yo na maging bida at i-remake mo ito kasi nga Mamang, mm-hmm, Ang Tanging Ina. Mm-hmm. Ano kaya ang sagot? Ako, pagka maganda yung project, tapos ang mga makakatrabaho mo pa, yung mga kaibigan mo, mga mahal mo, bakit yun? Diba, ang isa, hindi ka dapat, kumbaga, diba, go. Lalo kung marami ka naman mapapa sa'yo. But, diba, kung meron dapat gagawa niya, yun talagang alam natin na deserve the deserve talaga. Gawa na lang yung ibang project. Gawa na lang ng ibang project, 'di ba? Parang syempre ayaw din naman niya na siguro masagasaan din si, okay, Miss Ai kasi 'di ba ilang hindi lang naman isang beses si Miss Ai. Ang Tanging Ina, mm-hmm, Ang Tanging Ina ninyong lahat, 'di ba? Ang Tanging Ina the with Enteng Cabezote, 'di ba? May mga ganon. Mm-hmm. And of course, lastly, ang dami nagtatanong, miss na daw nila yung mga comedy na magkakasama yung mga icons. Yes. 'Di ba? Before may apat dapat. Yes. Bakit daw ngayon hindi ba daw pwedeng pagsama sa mind si Miss Ay de las Alas, si Rufa May Quinto, Pokwang at Eugene Domingo. Tsaka wala na yung mga network wars, diba? Oo. Baka pwede nang pagsamasamahin niya. Totoo. Alamin natin, Mamang, bakit nga ba hindi pwede pagsamahin? Ano bang meron? Bakit daw kasi ngayon ayaw daw pagsamahin si Ay, Rufa May, Eugene at ikaw? Hindi ba siguro sa ayaw? Baka lang na naghahanap lang ng timing. Kasi si, anong tawag dito, si Miss Ay, diba sa US na siya naka-base, diba? Ang taray na. Kanyang asawa, diba? And I think may trabaho din naman siya talaga doon. Nurse. Parang si Miss Ai kasi, parang mas gusto niya kung magtatagal siya sa Pilipinas, parang 1 month lang, ganun. Eh, syempre pagka meron kang, let's say, regular show, like mga sitcom, ganun, matapagal. Perfect! O, diba? Sabi niya, hindi naman daw sayo pagsamahin or hindi pagsasamasamahin. It's just that, schedule pa rin talaga. Correct. Oh, eh, diba, everyday pa yan, may TikTok lock. Pero kasi yes, sa TikTok lock nila, alam ko, hindi ato araw-araw live. Mm-hmm. Parang meron silang live, tapos diretso taping para at least may time pa rin sila. Alam niyo po, sobrang hands-on niya talaga kay Malia. Kasi after nung chikahan namin kanina, nakalimutan niya anong oras na, ala, hindi ko pa pala napagluluto ng breakfast yung anak ko. Uh-oh. So, habang nagluluto siya, si Tisay. So, habang nagluluto siya yan, magka-chika kami. Tapos may bago siyang project. Yes. So, nagpaalam, nag-zoom na. Tapos nag-message ako, Mamang, yung chikahan natin, i-airy ko yan sa showbiz silence namin. Go, anak. Sabi niya, ganun. Yes. Siguro mas riot nga kung nandun siya sa LOL. Totoo. Diba? Para talaga, hindi mo na alam paano katatawa doon. Wala ka. Eh, isa pa siya sa napaka-spontaneous itong si Mamang eh. At hindi, diba, siya baguhan pagdating sa contest. Correct. Bago siya naging Mamang Pokwang sa isang segment ng classmate pa ata yung title nun eh, yung sitcom Clown in a Million po, yeah, nanalo ang Mamang Pokwang, yes, natin. Yes. Isa yan sa mga may titulo na baka isa rin yun sa Dahilan. Baka pwede isipin ng ibang tao. Maka pang judge na siya. Siya ang first ever Clown in a Million grand winner, diba? Papatol pa ba siya sa LOL? Although, mamimiss natin siya kung nandun sana siya na patalinuhan siguro ng kanilang At saka magtutropa sila, papaawil sila ni Jason Gaines, ang tagal nila nagsama sa Banana, yes, Sunday. Si Empoy, yes, diba? Si Rufa May, nakatrabaho niya sa Apat Dapat, diba? Tapos yung iba pa, nakasama niya rin naman for sure, sina Kim Molina, Gerald Napoles, diba? Sino ba? Chad Kinis, ayan. Ate Negi, oh, diba? Tuesday Vargas, oh. Tara, nakakamiss. Ay, nako, gagawa ako ng paraan. Sana maging bisita po natin si sila dito. Si Pepe Herrera. Hi, Kuya Pepe. Kuya Pepe. Yes, I love Kuya Pepe. Yes. Napakatalino din niya. Napakagaling ng mga awit. Magaling ding actor, di ba? Oo, ayan. Siyempre naman, Papa Awel, I'm sure bitin na bitin kayo kasi may Sabado. Mm-hmm. Pero walang dapat mabitin dahil sa Sunday, Bongga Kajay, 12:15 to 1:30, kasama ko naman ang up and rising T-pop group na Gen
6. O, oh, diba? Sila mga kasama natin. Kailangan ko na atang bumili ng microphone. Mm-hmm. Kasi anim sila. Dalawa lang yung microphone dyan. Mag-improvise na lang. Taray, no? Rentahan na lang nila sa... rentahan na lang nila sa akin. Abangan nyo po yan, ha? So, walang dapat mabitin. Kung Monday to Friday may showbiz sidelines, doon naman po sa Bongga Kadjay, talagang another siksikliglig nag-uumapaw. At marami rin tayo mga special guests. Thank you, Papa Awe. Thank you naman. Sa so, one week nating weeksary natin happy sa bagong show. Week-sary. At kung meron pong sidelines dito sa showbiz, may side trip naman tayo. And yes! Saturday, ang travel ni Awel, 3:30 to 5:30 p.m. bago po mag-TV Patrol weekend. Dito rin po yan sa Teleradio Servicio. Sobrang sipag natin, no? Diba? Lunes hanggang Biyernes, tapos halos magkasunod din yung programa natin pag Sunday. Oo. Kaya ngayon, after nito, ba diba, ready na akong umuwi kasama ng mama at papa ko at ng aking sister and my dogs. Kasi tomorrow, yun lang talagang aking off. Correct. Yes. Kay architect, tsaka kay teacher, kay basketball player, kay nanonood sila. Huwag nung nanonood sila, mapawal. Wala po akong iba-ibang ano. Isa lang po. Happy weekend po. Salamat. Sinumahan niyo po kami ng week-long na Showbiz Sidelines. Sana samahan niyo po kami. Tandaan po, Showbiz Sidelines, anong oras? 9 to 10. Yan. Dito lamang po yan. Papa-aalo pa. Ako naman po ang Mama Jai, ho ninyo na beshi ng bayan at Diyosa ng Kalsada. 9:59 na po ang oras. Susunod na po ang programang kinagigiliwan ni na Manong Super. Yes. Love na love daw nila yung boses nito. Correct. Pag napapakinggan daw nila ito, talagang tumataas daw talaga ang kanilang mga radio volume. Oh, kasi nga na-excite sila sa kwentuhan sa Love Connect. Yung mga nakatutok sa Teleradio Servicio, lipat na po kayo sa cable. Ganyan. Channel 26 po. Channel, yes, opo. Saka kung ano man pong channel dyan sa inyo. Diba? Sa mga digital, mga digibox ninyo. Totoo. Sa radio. Prime TV. Happy birthday kay Kabayan. Diba? Happy birthday, Kabayan. Tama. Today's birthday ni Kabayan. Bukas, advance happy birthday kay Kabayan Nolly De Castro, ang ating lolo dito sa DWPM. Ayan. Thank you, Direk Frank. Maraming salamat. Thank you. Alright, isang linggo po ng siksikliglig na guumapaw na chikahan na naman ang inyo pong napakinggan at napanood. Huwag mag-alala. See you on Monday, 9 to 10. Ako po ang Mama Jai Ho, ang beshi ng bayan at Diyosa ng Kalsada. At Papa Alapas! God bless us all! Ito po ang Showbiz Sidelines! Thank you, picture tayo. Showbiz Sidelines! Sidelines! Malaki pa din. Last 11.